Magsitayo po tayong lahat sa ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria, at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihanawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit, sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y lagi niyang tinitipon upang tayo'y makapakinig,
makasunod at makatanggap ng kanyang biyaya. Kaya upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel na di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin. Siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Salitang mula sa Diyos, kapag isinasalok, ay mamumunga ng lubos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una. Sinabi nawa ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes
ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagan niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niya ito'y taong matuwid at banal. Kaya't ipinagsasanggal lang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes ang kanyang, sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisong papa niyang ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang maibigan. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, anong hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Tayo'y narito bilang mga anak ng Diyos. Binabati din natin po ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit. At ang ating mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Biyernes, unang Biyernes ng buwan, araw ng Quiapo, araw ng mahal na poon. At tayo'y narito dahil gusto nating makinig sa Kanya. At gusto natin pakinggan niya ang ating mga panalangin. Tayo'y narito dahil ito'y ipinagkaloob ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa wakas natapos ng Enero, sabi ng mga kaibigan ko, parang pagkahaba-haba ng Enero, ang daming ganap. Kaya nga, ngayong unang Biyernes ng Pebrero, panibagong simula. Kayo ho ba ay natagalan o nabilisan sa Enero? Sa iba, parang pagkatagal-tagal. Ganun daw tayo, mga kapatid. Pareho lang naman ang oras. May 60 segundo ang isang minuto. May 30 o 31 araw ang isang buwan. Pero para sa atin,
ang oras minsan ay nagkakaiba. Kapag ikaw daw ay nagmamahal, no? Yan na ang Pebrero, di ba? Ang love month, no? Pagmahal mo daw ang isang tao o mahal mo ang ginagawa mo, parang kay bilis-bilis ng panahon at hindi mo ito napapansin, tapos na pala. Nararamdaman niyo ba yun? Di ba? Pag kasama mo yung minamahal mo, matagal na kayong magkasama. Tapos pag sinabi niyang, uwi na ako, ayaw mo pa siyang pauwiin. Kasi pakiramdam mo, parang sandali lang kayo magkasama. Pero buong araw na pala kayo magkasama. No? Kaya nga, di ba, kaihiwalay nyo pa lang, itetext mo na agad siya, miss you. No? Namantalang buong araw magkasama kayo. Dahil para sa inyo, sandali lang. No? Hindi ba mga magulang, ang mga bata, pinipigilan na natin, naglalaro na ng computer, buong araw na yan nag-ML. Pero hindi nila pansin na wala na silang ibang nagagawa sa buhay kasi dahil giliw na giliw sila, para bagang sandali lang yung panahon. Kapag naman hindi mo gusto yung nangyayari, para namang kay tagal-tagal. Kapag ika'y nag-aantay, pinapansin ko yan pag ako rin ay nag-aantay halimbawa sa clinic o sa sakayan o sa tindahan, mapapansin nyo yung mga tao doon, tingin ng tingin sa orasan. No? Minsan wala namang sa isang minuto, 20 beses tumitingin sa orasan. Pakaramdam nila, pagkatagal-tagal na, lalo na kapag hindi mo gusto yung nangyayari. Di ba? Pag kumakain ka, ang kasama mo, yung kaibigan mo, halimbawa sa party, hindi mo pansin ang oras, lalo na kapag nagchichikahan kayo. No? Pag parehong mga marites, ang mga kasama mo, hindi mo pansin ang oras, kahit matagal na. Pero pag hindi mo kunsunada yung katabi mo, parang kay tagal-tagal ng pagkatabi mo. Gusto mong matapos na ang programa para makaalis ka na. Mabilis ho ba o matagal ang pakiramdam nyo? Kapag tayo'y nagsisimba, ano bang pakiramdam ninyo? Mabilis o matagal? Pag nanonood ng konsyerto ng paboritong artista, kahit buong araw yan nakatayo, bitin pa rin. Kaya nga di ba, pag konsyerto, ang mga tao, ano sinisigaw? More! More! Gusto nilang kumanta pa rin yung artista. Gusto pa nilang sumayaw. Pag misa ho ba, kailan kaya matatapos tong paring to, ang tagal-tagal mag-sermon? Kailan kaya matatapos ang misa? Mamimili pa ako. Mamamasyal pa ako. Sana po, pagkapiling natin ng Poong Jesus sa Sareno, pag lumalabas tayo sa simbahan, parang bitin na bitin. Gusto pa natin, pag pinapakiusapan na tayo ng mga iyos, labas na po. Parang hirap na hirap tayo kasi pakiramdam natin ang bilis ng panahon. Dahil nagmamahal tayo. Ito yung ating ipagdasal, mga kapatid, na ating mawari, ano ba ang tunay na pagmamahal? At ang tunay na pagmamahal, hindi lang masusukat sa oras. Isang sukatan yun, oras. Pero ang tunay ding pagmamahal, masusukat sa katotohanan. Sino nga ba ang nagmamahal? Hindi yung tumitibok-tibok lang lagi ang puso at kinikilig. Maraming tao nga ngayong Pebrero, lalo na papalapit na ang Valentine's. Iba sa atin, excited.
Iiba sa atin, nalulungkot dahil baka malamig ang Valentines, walang ka-Valentines. Pero sino nga ba ang tunay na nagmamahal? Ngayong araw na ito, sinasabi rin sa atin ng mahal na pong Jesus sa Sareno, ang tunay na nagmamahal, nananahan sa katotohanan. Sapagkat ang tunay na nagmamahal, nagsasabi ng totoo. Kaya nga sa unang pagbasa, sinabi sa atin sa sulat sa mga taga-Hebreo, magmahalan kayo. Pero hindi ito yung pagmamahalan na pagde-date lamang, holding hands, at pagpapalitan ng magandang salita lamang. Ang pagmamahal na itinuturo sa atin, pakikipagkapwa-tao, pagmamahal sa mga nabilanggo, sa mga nangangailangan, pagmamahal na nakabatay sa kabutihan, pagmamahal sa tao, hindi sa pera, pagmamahal katulad ng pagmamahal ni Jesus, si Jesus Nazareno na tumutulong sa atin noon, ngayon, at magpakailanman. Ito raw ang tunay na pagmamahal. Hindi yung pambobola, kundi pagsasabi ng katotohanan. Hindi lang yung sinasabi yung gusto mong marinig, kundi yung pagsasabi ng kailangan mong marinig. Yun daw ang tunay na kaibigan. Sinasabi niya sa'yo kung ano ang kailangan mong marinig. Hindi yung gusto mo lang marinig. Kaya si Juan Bautista, ang pinsan ng Panginoon, sinasabi niya kay Haring Herodes kung ano ang dapat niyang marinig. Kahit nang ibig sabihin nito, mapugutan ng ulo siya at mamatay siya. Sapagkat sinasalamin ni Juan Bautista ang pag-ibig ni Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nang sinabi ni Juan Bautista kay Herodes, hindi tama na nakikisama ka sa asawa ng may asawa. Nang nagpapahayag si Juan Bautista sa mga tao, magbago na kayo. Talikuran ninyong yung mga kasalanan. Huwag kayong maging kurakot, huwag kayong maging sinungaling. Pero hindi siya naintindihan ng mga tao. Ang tingin pa ng mga tao sa kanya, ang tingin ni Herodias sa kanya, kaaway. Samantalang sa totoo lang, kaya yung ginagawa ni Juan Bautista dahil siya'y nagmamahal. Sapagkat walang pagmamahal kung walang katotohanan. Hindi ho tunay ang pagmamahal kapag walang katotohanan. Ang dalisay na pagmamahal, tigib sa katotohanan. Kaya tayo narito mga kapatid, sapagkat alam natin, mahal tayo ng Poong Jesus Nazareno. Sa mga naniniwala na mahal kayo ni Jesus Nazareno, pumalakpak kayo. At dahil naniniwala tayong mahal tayo ni Jesus Nazareno, sino naman sa atin ang nagmamahal kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. At dahil naniniwala tayo sa pagmamahal ni Jesus Nazareno, handa tayong makinig sa katotohanan. Handa tayong tanggapin maging ang ating kamalian. Handa tayong makinig, hindi lamang sa gusto natin marinig, kung hindi sa kailangan nating marinig. Kaya ngayong unang Biyernes ng buwan, makinig din tayo kay Jesus Nazareno. Ano kaya ang gustong sabihin sa iyo ngayon ni Jesus Nazareno? Ano ang gustong itama sa iyo ni Jesus Nazareno?
Anong gustong baguhin sa iyo ni Jesus Nazareno? Huwag kang magpumiglas. Huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag tayong magmaang-maangan katulad ni Herodes. Nagpapadala si Jesus Nazareno ng mga Juan Bautista sa atin upang magpaalala sa atin. Bakit? Dahil mahal na mahal tayo ni Jesus Nazareno. Gusto niya tayong maligtas. Gusto niya tayong pagpalain. Gusto niya tayong manahan sa katotohanan. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami dahil mahal namin kayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami handang makinig sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami susunod sa iyo, lalapit sa katotohanan, magsisisi at magbabagong buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain niyo po kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Ang ating tugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Pagdasal natin ngayon yung mga taong nagpapaalala sa ating maging mabuti at tama. Pagdasal din natin ngayon yung mga mahal natin sa buhay na gusto rin nating mapabuti at matama sa buhay. Lalong-lalo na ang mga kabataan natin sa pamilya. Idulog pa natin na iba pa nating mga kahilingan, lalo na yung mga nagpapadasal sa atin na may sakit. Sama rin natin ang mga mahal nating yumao, si Carlito, ang tatay ni Father Robert, at ang iba pa nating mga kahilingan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago, kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakati na pag-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng bubas at butil ng trigo upang maging
Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido, pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tuwing tayo nagsisimba, inaalok sa atin ni Jesus Nazareno ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig na puno ng awa at katotohanan. Buksan natin ang ating puso sa pag-ibig ni Jesus. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at na ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa na mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Blas, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, kung ang aming pag-ibig ay kulang sa katotohanan. Patawad po kung hindi kami nagiging tapat sa iyo, tapat sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming tungkulin. Patawad po kung kami laging pera ang iniisip at nagkukulang na sa pagmamalasakit at pagtulong sa aming kapwa. Linisin niyo po kami. Turuan niyo po kaming magmahal ng totoo. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang tunay na nagmamahal sa atin. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Huwag po ninyo kaming
mababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama po. Ang sabuk at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samok at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinagtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim ng Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods.
instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng kahabagan na nagkaloob sa katapatan ng paglingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo sa banal na misa, sa inyong tulong sa ating simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito sa simbahan ng bigas, delata at pangayuda. Ang debosyon sa Poong Nazareno ay naguudyok sa atin upang lalong maging mapagmalasakit at mapagmahal sa ating kapwa. Kaya salamat po sa inyong tulong. Pagdasal natin ang bawat isa na lagi tayong mapuspos ng pagmamahal. At kapag minsan kayo'y itinatama ng magulang ninyo, ng kasama ninyo, huwag nyo agad ipagbaliwala, sapagkat tandaan natin ang tunay na pagmamahal laging may kalakip na katotohanan. Ang tunay na pagmamahal, tinutulungan tayong magbagong buhay. Kaya ipagdasal natin na tayo maging handa sa pag-ibig ng Diyos. At nais ko rin kunin ang pagkakataong ito, baka ito ang isa sa huling pagsiserve. Ang ating organist, musician, si Brother Vince, ay pagdasal natin siya sabagat siya ay tutugon sa tawag ng Diyos at salamat sa kanyang paglingkod dito sa ating simbahan sa Quiapo. Kaya naririnig nyo lang siya, hindi nyo siya masyado nakita, pagdasal natin si Brother Vince. Palakpakan natin si Brother Vince sa kanyang bagong tatahaking misyon. Ngayon, igagawa, hindi natin magagawa isa-isa. Ngayon ay kapistahan ni San Blas, ang patron, lalo na ng mga nangangailangan ng kagalingan sa karamdaman, lalo na sa mga may sakit sa lalamunan. Kaya gagawad ko ang general blessing sa pagkakataong ito. Kung kayo ay may pinagdarasal na may sakit, kayo ay may sakit, taas niyo yung kamay niyo habang ginagawad ko ang pagbabasbas. Pakundangan sa pagdalangin ni San Blas, obispo at martir, kayong may sakit sa lalamunan at iba pang may karamdaman, ay iligtas nawa na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at katotohanan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.